Okay, so sabi dito sa video, first cycle ng chemotherapy niya. So kung makikita nyo, ito yung tube na galing dun sa machine. Diyan dumadaan yung chemotherapy drugs na papunta dun sa ugat niya sa kamay. Ito siya. Sabi niya rin dito, hinang-hina and latang-lata yung katawan niya. And parang sinusunog dahil mainit nga yung katawan. Probably dahil dun sa gamot na ini-infuse sa ugat niya, kaya umiinit yung katawan niya. Anong sintomas ng cervical cancer? Pero cervical base cancer po ito siya. Sa aking sariling experience. So yung unang-una po dyan is lower back pain. Yung dalawang tagiliran natin, yung balakang. Kapag sumusumpong siya ng sakit, hot compress lang, pagulungin ko lang si bote, tapos okay na siya. Okay, so sabi ni ma'am, masakit na puson at lower back pain or masakit na balakang. So anything talaga no na mayroong bukol dito banda sa may babang tiyan natin or sa may puson natin, talagang bibigat yan or talagang magkakaroon ng kirot diyan sa parte na yan kasi nga nagkakaroon ng bukol, naiipit yung mga laman loob natin. Pero itong cervical cancer, other more common causes nito, vaginal bleeding, ibig sabihin nagkakaroon sila ng pagdurugo doon sa puwerta nila. Akala ko ayaw lang tumulo ng mens ko since hindi pa ako nagkakaroon noon. Kaya punta ako sa OB, binigyan ako ng Provera. So, dumugo naman ako. Oo, hindi na nawala yung dugo. Ayan, ayan na. So, according kay ma'am, binigyan siya ng gamot and then nagkaroon siya ng menstruation. Pero hindi natin alam, baka yung pagdurugo pala sa mattress niya or sa puwerta niya, parte na ng symptoms ng cervical cancer. Alam ko, bago kami umalis nung papuntang Antique, nagpa-transv ako kasi ni-request ng OB ko. So, ang lumabas dun sa transv ko is normal. Kaya ang sabi niya sa akin, nai-stress ka. Trans-V or yung tinatawag na transvaginal ultrasound. Yun yung may mahabang probe. Sa ultrasound pa rin yun, pero may mahabang probe na gamit and then ipapasok sa puwerta ng babae. Ginagamit yun para mas makita ng mas malinaw yung matres, yung cervix, tsaka yung mga ovaryo. Okay, so summarize natin yung mga symptoms ni ma'am. Nagkaroon siya ng weight loss, nagkaroon siya ng bleeding sa puwerta niya, and nagkaroon siya ng masakit na puson at balakang. So sabi sa comments, please ano po pinagkaiba niyan sa nabotian cyst? Benign daw po kasi yon. Tapos yung isa, cyst parehas tayo kasi sa akin trans-V. Normal din, pero may bukol na pala ako. Ma'am, totoo po ba na nakukuha po yan kapag may kabit or kapag maraming katalik? So sa video na to, alamin natin ano nga ba itong cervical cancer. Saan ba ito nakukuha? And kung totoo ba na kapag marami kang kabit or pag marami kang katalik, pwede kang magkaroon ng gantong sakit. So, kung may kakilala ka na mayroong kabit, tag mo na sila sa video na to. So, ang cervical cancer, cancer yan sa parte ng matres na kung tawagin ay cervix. Sa Tagalog, yun yung kwelyo ng matres. So, kapag nagbubuntis tayo, diba, yun yung minimeasure ng OB-GYN kung ilang cm na. Yun yung cervix. Yun yung dulong parte ng vagina. Viral infection yan, yung tinatawag na HPV or human papilloma virus. Kung familiar sa inyo yung virus na yun, na-discuss ko na yun doon sa isang video yung tungkol sa warts, yung meron sa kamay. So, same family ng virus yan. So, HPV din yun. Pag yung virus na yun lumapat or napadapo siya dun sa kwelyo ng matres mo, pwede magkaroon ng pagbabago ng lining dun. And then, yun na, magkakaroon na ng cancer na tinatawag. Pwede magkaroon ng bukol. Saan nakukuha yung virus? Any form ng sexual contact. Pwedeng genital to genital. Ibig sabihin, are to are yung contact nyo. Pwedeng oral to genital. Ibig sabihin, gumamit ng bibig papunta dun sa ari. Or pwedeng kamay papunta dun sa ari. Or hand to genital. Other risk factor. Pwedeng naninigarilyo, of course, hindi mawawala yung paninigarilyo. Very carcinogenic, sobrang promotor ng cancer ang Yossi. Mas madali din dapuan yung mga maagang edad na kipagtalik. Say, 14, 15, or 16 years old, nakipagtalik ka na, mas may risk ka na magkaroon. And of course, paggamit ng OCP or contraceptives, pwedeng risk factor po yan. Common symptoms, yun nga yung nabanggit ko kanina, kapag nagkakaroon ng pagdurugo dun sa puwerta nila. Usually after makipag-sex, or yung tinatawag na post-coital bleeding. So, kunyari, nakikipagtalik sila and then makikita nila afterwards may pagdurugo na, may bahid na ng dugo yung kama or yung sa may puwerta nila. Of course, weight loss hindi mawawala. Basta kapag nagbabawas ka ng timbang na sobrang biglaan and sobrang drastic, pwedeng merong cancer. Tapos yung iba, katulad ng kay ma'am, medyo non-specific na sumasakit lang yung puson, sumasakit lang yung balakang. Tapos syempre, pwede rin makita yan sa transvaginal ultrasound. Kaso lang yun nga yung nag-comment, minsan nagno-normal sila sa transvaginal ultrasound. So bakit nagno-normal? Kasi nga, kapag
sobrang aga pa nung cervical cancer, pwedeng hindi pa siya makita sa transvaginal ultrasound, lalo na kapag sobrang liit pa lang nung bukol or nung lesion. Diyan na ngayon papasok yung kagandahan ng screening na tinatawag natin, yung pap smear. Sobrang importante po niya na magpa-pap smear po kayo. Ang ginagawa sa pap smear, kukuha ng maliit na sample dun sa may cervical area and then titingnan sa microscope. So makikita na dun kung merong infection, kung merong pagbabago sa lining nung cervix mo. So maganda, ang cervical cancer, ilan lang to sa mga cancer sa katawan na pwedeng maagapan ng maaga kasi nga meron tayong tinatawag na pap smear. Generally, at the age of 21 years old, nirecommend na po yung mga kababaihan na magpa-pap smear. I highly recommend sa mga followers ko na kahit wala kayo naramdamang simptomas, pagpatong nyo ng age ng 21 years old, at least nakapagpa-pap smear na kayo. Para lang malaman natin. Another good news sa cervical cancer, merong bakuna. So, ilan lang to sa mga cancer sa katawan na pwedeng pigilan sa pamamagitan ng bakuna. Kasi nga, viral infection siya eh. So, kung viral infection, pwede pigilan ng bakuna. Meron po tayong tinatawag na HPV vaccine. So, pwede yan ibigay sa mga kababaihan. Actually, kahit mga kalalakihan, pwede bigyan ng HPV vaccine. At least, hindi sila magkakaroon. So, kung wala sila, hindi nila yung mapapasa sa mga partners nila. Ang gamutan, depende po sa stage. Yung mga OB po yung nakakaalam niyan. Pwede, kunyari, maaga natin nalaman, sobrang liit pa lang nung lesion, pwedeng tanggalin lang yan or i-excise lang yan. So, mabilis ang opera lang yun. Or pwedeng may ginagawa sila doon, tinatawag na cryotherapy. Ibig sabihin, pinapatay yung area na merong lesion or merong bukol na maliit. Pag naman medyo late stage na, medyo meron ng mga complication, nabarahan na yung daanan ng ihi, medyo komplikado na yun. Baka kailangan mo na ng chemotherapy, kailangan mo na ng radiotherapy. At para sagutin, yung nagtanong dito na kung marami kang kabit, pwede kang magkaroon ng cervical cancer. Ang sagot, opo, kapag marami kang sexual partners and hindi ka faithful sa nobya mo or sa nobyo mo, may risk factor ka para magkaroon ng cervical cancer. Multiple partners? Dok, wala po akong ka-multiple. Sabi niya, kung hindi ikaw, yung asawa mo. Tandaan natin na yung HPV virus na papasa yan by sexual contact and by direct contact. So, kung ikaw sa sarili mo, alam mo na marami kang sexual partner or medyo active ka, dapat nagpapascreening. And kung wala ka naman masyadong sexual partner and yung partner mo, hindi mo alam kung marami siyang sexual partner, pwede ka pa rin magkaroon. So, kung medyo sexually active ka and marami kang sexual partner, or kung loyal ka man, kung nag-iisa man yung sexual partner mo, pero yung partner mo marami siyang ka-sexual partner na iba, parehas po kayong merong risk na magkaroon nito. So again, very important, kung sexually active ka, magpa-vaccine yung HPV, and of course yung pap smear, yung cervical cancer screening. And yung nagtanong dito ng Nabothian cyst, ano lang yun, benign lang yun, kumbaga parang tagyawat lang yun ng cervix. Hindi yun ginagamot, walang clinical significance yun. Kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my Facebook page, and of course, Doc Alvin merch available pa rin, lagay ko yung link sa baba.